Hello guys, this is Tito Sayo sa El Place, and for today's video, check natin yung bagong event ng Night Crows, which is yung Night Summer Guild Dungeon event. Tignan natin to guys. So ayun na nga guys, merong bagong event si Night Crows Global para sa mga guild dungeon natin. And tinatawag itong Summer Night Guild Dungeon. So ang event na to guys is from July 30 hanggang August 13. So medyo matagal siya. Pwede tayo mapag-run ng at least dalawa siguro na itong guild dungeon. So basically guys, meron siyang additional rewards. So ano-ano yung mga additional rewards na yan? So number 1, additional quest reward for defeating Cruel Ironheart Kodshi. Meaning yung boss yan guys, yung last boss na nakatali. So ano-ano yung mabibigay kapag pinatay mo yung boss? Dalawang kategory siya guys. Beginner dungeon 1, ibig sabihin yung pinakamadali na na stage. Meron kang pwedeng makuha na Summer Night's Treasure Chest. Okay, na isa. Pag napatay nyo yung boss, meaning pag natapos nyo yung dungeon guys. And the second naman is yung intermediate and advanced na makakakuha kayo ng special naman guys, special Summer Night Treasure Chest. So yan, hindi masyado special yung una, okay lang yan sa mga hindi special. So ano yung mga laman nun guys? So ito yung laman nung Night Crows. So ano yung laman nun guys? Ito yung para sa intermediate. So ano yung laman nun guys? So this is the contents para sa beginner, okay? Meron siyang guild coins na 2,000, meron siyang morions 5, Asian papyrus, gold chest, at saka meron siyang summon guys. Okay? Isa. Yung next naman guys is for the special Summer Night's Treasure Chest. Kapag special kayo, yan, saan all special. Guild coins na 3,000 naman siya guys. So, mas mataas siya ng 1,000 ng 1,000 guys. Tapos yung Morion, mas mataas siya ng 5. So, 10 dito, 5 lang dito. And yung Papyrus, instead of 1 lang, dito, 5. Yung Gold Chest, 3. And then, meron ding isang Summon. So, yan yung mga chest na makukuha natin, guys. Pag natapos natin, yung last boss na si Kodshi, okay? So, what else? Additional Guild Dungeon Loot. So, guys, eto loot to, ah. This is the loot. Every time na matatalo natin yung mga boss doon sa guild dungeon, is automatically may additional loot tayo. So sa beginner, kapag ka natalo natin yung first boss, meron tayong 1 million gold, okay? Tapos kapag tinalo natin si Goel, meron tayong additional papyrus na times 5. And pagka natalo natin si Kodshi, meron tayong additional na frozen tier. Sa intermediate naman guys, ang first boss, si Ogron is isang frozen tier, si Goel additional times 2 na frozen tier, and si Kodshi additional na times 3 na frozen tier. Pag nag-a-advance naman kayo sa mga nakakatalo na ng advance, kapag natalo natin si Ogron, meron times 2 kaagad na frozen tier, and si Goel times 2. And etong malupit guys, so si Kodshi times 10. Sobrang laking tulong yan guys para sa mga naghahanap ng frozen tier for the epic items. So yan, tignan natin siya in game. So this is it sa loob ng game. Say hi to Tito Sai na na mage. Mag-quest lang tayo. So punta lang po kayo sa guild and then sa dungeon. Pag click natin yan, makikita nyo sa beginner, ayun guys, diba, ayan yung Summer Night's treasure chest. Ano ang laman niya? Yan. Solid is real. Okay guys. So pagdating naman sa intermediate at saka advanced, ito po ang laman. Ayan. So ayun guys, I will show you a clip ng pagtalo namin kay Kodshi para magkaroon kayo ng idea kung sino si Kodshi sa mga hindi pa nakakatapos po. Si Kodshi po yung last boss. Ito, tignan natin in action kung paano namin siya talunin. Sana mag-enjoy kayo sa mga event na to guys, dahil sobrang laking tulong na to. Thank you Night Crows. This is Tito Sayo sa El Place. GG's.